Mga kababayan, almost 3 hours na po kami naglalakad. Awa ng Diyos, narating po natin. Nung pinalayas kami, nung nanay namin, doon kami natulog sa tabi ng dagat, may bangka. Nahingi kami ng karton. Hapon din po, sir. Ang hapon, no? Walang galang na rin po. Bakit pumasok kayo na walang pahintulot sa akin? Hindi, napasensya ka na. Hindi, boss, nasagot ako. Ano, yung si ma'am mo, na nakausap ko, nakachat ko, nagpapasalamat pa nga, natutulungan si tatang. Wala pong ano po sa akin ang amo ko. Wala pong chat ang amo ko na nakausap kayo. Oh, pero nakausap ko siya. Pauwi na daw yung kanyang asawa, di ba si ma'am yung asawa niya? Gusto na daw talaga umuwi nito. Tutulungan naman po eh, may usapan na yan eh. Kasi si tatay, bago umalis ang amo ko sumampa, may usapan na yan. Magtanim ka na magtanim dito. Kasi pag uwi ko, tutulungan kita kung gusto mong umuwi, pauwiin kita. Ibibigay ko yung gusto mong tulong. Kung gusto mo balikan, balikan pa. Yun ang usapan nila, pero wala naman na itanim si tatay dito. Pero wala pa rin ganun. Tutulungan pa rin ang amo ko yan pag uwi. Ang sa akin lang sana, respeto naman lang ako. Kasi ako naman mahala dito sa inyo. Hindi naman kami pwede makapagpaalam kasi nandun kayo. Paano kami makapagpaalam? Hindi, bro. Pwede naman sumigaw eh. Sumisigaw kami kanina, tao po kami. Wala akong narinig. Kahit sana tatay, umakyat ka man lang doon saglit. Nandun nga, balil ko na siya na ako. Kasi sa dami nyo naman, wala man lang umakyat na kahit isa ruwan. Balil ko na siya na ako, Dan, kasi ahon na siya na ako. Dumating si Dana dyan na. Kasi gusto ko naman tulungan ninyo yan eh. Walang problema kung sinong tutulong dyan kay tatay, bukod sa amo ko eh. Yan sa akin lang sana, brother. Magpasok man lang sana, kasi may mga hayop akong alaga dito eh. Diba? Huli na to, hindi na kami mabalik dito. Pasensya ka na, huwag kayong magagalit sa akin. Kung yun yung patakaran, walang problema sa amin. Kilala mo naman ako, di ba? Isang kagawad. Bakit mo ako ginaganyan? Sa akin lang, huwag sasama loob nyo. Sa akin. Naintindihan mo rin sana kung ganun ako magsalita kasi nangangamuhan lang din ako dito. Kaya may karapatan masasabi ko lang din pag ganun. Sa totoo lang, bro, sigaw ako ng sigaw doon. Sabi naman ni Ma'am Malin, tumuloy lang kayo, kuya. Baka hindi niya naririnig yung tawag niyo. Kasi mahina ang sigaw doon. Kaya talaga sasadya talaga ng akyat doon, brother. Kasi total, nakita mo rin naman kami dito. Nakaupo lang naman kami. Wala naman kaming kinukuha ng kambing. Wala naman akong ni-expect na merong Pero sana, irespeto mo rin ako. Bilang isang kagawad din, huwag mo na kaming gaganyan. Kaya nga, mabigat nga, pangalawa na to. Yung una ba, nirespeto niyo ba ako? Yan na nga, sumisigaw naman kami. Hindi ko naman kasi alam kung gusto niyong respetuhin ko kayo, saan yung kubol mo yan? Hindi ko naman alam yun. Dapat tinanong niyo na kay tatay, alam naman ni tatay yan eh. Natagpuan naman sa namin dito kasi nang una. Dito naman namin natagpuan. Dito lang naman kami nakaupo lang. Sa akin lang kasi, sir. Siyempre, bilang nangangamuhan ako dito, pero protektahan ko ng area ng ako at saka may mga hayop ako dito eh, alaga eh. Walang problema ko. Kung tutulungan niyo sa tatay, walang problema sa akin at sa amo ko. Bukod sa tulong din ng amo ko rin. Ang sa akin lang kasi, yung makakaabot na lang sa akin ng tawag doon na humihingi ng permission na papasok dito sa area para makausap niyo sa tatay, okay naman po yun eh. Pasensya ka na, sir. Inaya lang nila ako ng mga kapwa ko. Di ba, kilala ko naman po siya. Walang problema. Ano lang kasi. Hindi lang kasi. Kasi ang intention talaga namin is si tatay. So, hindi ko alam na ganun pala ang ano dito. May alam naman ni Kuya Randy. Pasensya na, Kuya Randy. Kung nakapagsalita ako ng ano, kasi maintindihan mo rin naman sana ako. Alam lang din ako dito sa area. Huwag na lang sana tayong magdamdam. Hindi ako nagtatamdam. At least na. Ito nga tinatanong ko eh, baka mamaya magdamdam ka sa akin. Hindi, okay lang. Magkakapit bahay lang tayo. Ang pagkakamali lang kasi ni tatay, siya naman nakakalam, dapat itinuro muna niya kayo sa akin. Kasi hindi mo naman naalam na. Kaya nga ba, maligo na sana ako, kasi ako nang ako. Hindi mo naman kasi alam ko, Randy, na dito pala ako, dito pala yung area ko. Sabi ko, nandun nga si. Wala problema sa akin. Ang pagkakamali lang sa tatay, kasi hindi nagtinuro. Si Danilo sa taas. Ano lang ko kayo?
sa ano, walang problema. May, sana naman, maintindihan mo rin. Oo, oh, sige. Pasensya ka na sa amin. Sumuha ka lang. So, paano yun, sir? Pwede pa ba namin kausapin si tatay? Wala pong problema. Tuloy niyo po. Kaya nakachat ko na yung amo nila eh. Sana kasi wala, bukod naman kung anong may tutulong dyan kay tatay. Kasi talagang, kawawa naman talaga yan si tatay. Bukod sa may tutulong din ng amo ko, meron din po may tutulong. Yung sa inyo po, Hindi, sa amin kasi talaga tutulungan sana namin. Wala kaming alam kung anong na meron naman pala. Pero tatanungin ko lang sa'yo, sir. Kasi gaya ng sinabi mo, parang napasama yung amo mo. So, tatanungin kita ngayon, tutuloy pa ba kami kay tatay o hayaan na namin si tatay para hindi mabypass yung amo mo? Okay naman po yan kasi ako sir, isa rin po akong taga-subaybay ng video niyo sir. Napapanood ko po lagi kayo. Yes po, salamat sir. At least kaya, nagiging... Wala rin pong problema kung ano yung may bibigay niyong tulong. Wala pong problema, bukod yun sa amo ko, wala problema. Okay. Sa kay tatay din po yan. Opo. Tuloy nyo rin po, walang problema. Na sa akin lang naman kasi, yung pagpasok lang dito. Kaya, okay. At least nagkausap tayo sir, nasabi ko rin sa'yo. Kasi baka mamaya, kung sakasakali halimbawa, nailabas ko yung video na ito, tapos may tumulong kay tatay, tapos nawala siya bigla rito, baka mamaya, nasagasaan namin yung boss mo. Kaya at least sa'yo mismo nang galing na okay lang. Sige, walang problema. Basta sa mabuti naman ng patutunguhan yan at sa maayos naman ang ano ni tatay. Yung sa ano lang. Basta huwag ka na lang magsasalita ng kung ano-ano, tay. Alay, napanarinig ni ma'am sa video. Ikaw daw yung caretaker dito. Hindi, wala akong sinabi doon. Eh, nasa video. Hindi, wala akong sinabi. Ngayon? Ang sabi ko lang, ang titret na sa taas. Ngayon, bahala kayo. Kung tutuloy nyo, okay lang, walang problema. Basta yung may tutulong dyan ng amo ko. Pero sinabi nga na gano'n na akong critiquer dito, wala akong sinabi nga gano'n. Bukas ko. Sige, tuloy nyo na, wala problema. Oh, sige. Saka nag-okay yung dati prank yung amo nila kasi nakachat ko mismo. Sabi niya maraming salamat daw sa ano sa tulong. Sabi ko nga, pupunta nga po kayo dun eh. Sabi ko, ma'am, pupunta rito yung team daddy prank eh. Okay, salamat. Sabi ko, salamat po nga. Sige. Iba naman din yung tulong nila, iba naman din yung tulong natin. Eh di mas meron siyang budget dun pag uwi. Di ba? Kasi yan talaga, pag uwi ng amo ko, ihahatid talaga yan sa airport. Kung ano yung sasakyan niya o bus. Kasi summer, may biyahin bus naman na eh. Merong door to door ah. Yung isang vlog ko, door to door yung nadiprangke. Meron din naman, kaya lang ano ata yung Pacquiao yata ang sasakyan nun. Hindi, pupunuin yung van. Hello po. Magandang hapon po. Po? Kilala kita. Ay, salamat ma'am. May vlogger kayo eh. Opo. Si Daddy Frankie. Walang chat sa akin si... Kilala ko po yan. Walang chat sa akin si ma'am na pupunta kayo doon. Yung pala nag-chat kayo. Oo. Sabi ko babalikan pa namin. Kung sabihin yung akong chat dito, wala akong sinabi na naman. Kasi ano internet eh. Hindi to yung chat niya. Hindi po sila ulo. Kahit sana ganun dapat tinanong nyo pa rin. Ma'am, baka meron pong magsita sa akin doon. Sino po ba ang caretaker niya doon? Pwede po ba namin makausap o... Kasi hindi ko alam na meron ka pa. Hindi. Nandito ako, ako yung namamahala talaga dito. Alam naman ni Kagawa dyan, ni Kuya Randy. Walang kaya lang, hindi lang alam ni Kuya Randy na dito pala yung area ko. Oo nga, hindi ko alam eh. Kaya pasensya na kayo sa nasabi ko. Takot. Unawaan niyo ako dahil nangangamuhan din ako. Ayaw din namin ng may problema talaga. Kasi ang goal lang talaga namin is makatulong lang. At sino naman po? Opo. At gusto niyo tulungan si tatay? Kung kaya po namin sana. Sir, sabi namin sa inyo, no? Ang tulong, andyan na po sa amo namin. Kaso lang hindi pa siya agad-agad naka-uwi. Dahil andun pa siya sa ibang bansa. Pa-uwi na po. Sorry, ma'am. Ano pangalan niyo, ma'am? Gina po. Ma'am Gina? Opo. Ano po? Paano po? Yung tulong po ang kailangan tatay. Parating na po. Ang kaso lang, na-stranded si sir dahil nga sa pangyayari doon sa trabahuan niya. Okay. Kaso si tatay hindi makapag-intay. Ah, makapag-intay. Dati pa yan nung paalis si sir. Sinabihan na siya. Kaso lang siguro yung utak niya gusto niyang umuwi. Mga kailan darating si sir po? Mga weeks na lang o araw na lang. Ayun naman pala eh. 17. Oo, sinabihan na yan si tatay kung anong gusto niya. Salamat sa info, ma'am. Sinabihan po siya ng amo namin. Opo. Salamat po. Hindi naman siya pinabayaan dito, sir. Ang kaso lang siguro niya, gusto agad-agad, andyan na, pauwiin na siya, gusto ganun. Hindi namin alam kung anong problema ng tatay eh. Kasi nga ano,
Baka naano na lang din siya sa mga sabi-sabi. Wala rin po akong idea sa lugar na hindi ko alam to. Kung baga kakilala ko sa impre social media. Kaya inaya nila ako dito. Sino pong kaya pasensya na po. Silang tatlo po mga kaibigan po. Social media si... Kung tulong man lang sir, andyan po yung tulong namin. Hindi po alam namin kung anong problema talaga ang tatlo. Kaya nga, ito sir, ito ma'am, tatanungin ko lang po sa inyo. Bilang respeto din po. Para hindi ako makasagasa. Gusto kong marinig sa inyo na tutuloy pa ba kami kay tatay? Kasi sa inyo nang galing mismo na parating na eh. Tanungin mo si tatay kasi ang sabi ng amo namin, kung saan siya masaya, doon siya. Okay. Yun ang sabi ng amo namin. Kung hindi namin siya mapipigilan, walang problema silang ma'am. Kasi yun ang gusto niya eh. Mm-hmm. Yun, nagkausap kami ni ma'am nung doon pa ako sa ano eh. Nung Bernice nagkausap kami. Mas maganda dyan, kung ano may tutulong nila Daddy Frank kay tatay, bukod yung kay sir. Opo. Ganun na lang yun. Mm-hmm. Ayan na lang natin sila kasi andito na sila eh. Ang gusto lang kasi ni ma'am, pagdating niya doon, meron na siyang matirhan. Yun lang ang ano ni ma'am. Opo. Baka kasi yung kamag-anak, kasi yung kamag-anak niya kasi hindi siya na-accept. Yun ang problema. Ang hindi, problema din niya. Sa vlog ko po kasi, hindi pa malaman kung sino yung tatay nito. Yun nga eh. At saka yung bilang kapatid ni tatay, doon sa Tagig, may ano na yun? Sa doktor? Tapos, ito po kayo ma'am, mainit. Inano siya? Si tiningnan si tatay, hindi daw siya kilala. Hindi ibig sabihin, hindi sila kaano-ano. Kasi hindi siya in-accept eh. Yun nga ang problema lang ma'am, kung uwi siya doon, baka wala siyang matirhan. Yun nga ang anan lang ma'am. Yan, matagal na siya nawala eh. Bago lang naman siya dito nakiano sir eh, kumbaga. Kasi oh ma'am, kung talagang darating po yung amo ni tatay at may plano naman na, pwede na kami mag-exit para walang maging problema. Hindi, ang ano lang naman kasi ni ma'am at saka ni sir, kung saan siya masaya. Opo. Kung saan niya pipiliin, kung sinong ano sa kanya, doon siya. Hindi naman siya pipigilan eh, kung gusto natin ang kanyang amo eh. Ito, narinig mo po yung mayroon palang mga offer sa'yo ang iyong mga amo. Anong masasabi mo po doon, tay? Yun lang, kung yun ang gusto niya, daddy, wala problema. Pero, ang sa akin man lang, gusto kong, kung ako halimbawa umalis ng poder dito, pwede. Lang, hindi ka naman pinapaalis, tay. Ikaw lang naman kasi ang ano. Kaya nga, kaya na ako makapag-dinos dito kasi yung ano nga, yung kambi nga eh. Yung mga tanong ko. Hindi mo talaga maiwasan yung mga kambing kasi andyan yan sa ano eh. Kaya din ako... Tsaka, pinatrabaho ka nga ni ma'am nung ano, pumunta si Danilo doon sa kanila. Hindi, ay sabi mo naman, mayroon kang ginagawa. Hindi, walang problema. Hindi makakain ng kambing yan. Ikaw ang lumagay sa kalagayan ko. Mapapakain mo ba ang kambing kapag tagulan? Siyempre, pakawalan ko talaga yan. Ngayon, kapag makain ng mga tanim mo dito dahil wala ka, ikaw may kasalanan nun. Ganun yun. Kasi lagi ka wala. Hindi ka naman inano ng pagkain kasi sinuportahan naman siya. Kaya ang usapan ninyo ng amo ko dito, magtanim ka na magtanim. Baka meron lang talaga siya. Babayaran yung tanim sa'yo. Babigas ka pa. Eh, kaya nga hininto sa'yo ni sir yung 1,000 pagbibigay ng buwan-buwan at pati yung grocery dahil nga sa labas ka nang gumagawa. Dapat. Open ka naman kasi dito eh. Okay lang sana, nag-extra ka sana sa labas. Okay lang. Eh, alas, minsan isang araw wala ka dito. Doon ka sa baryo natutulog. O, yung mga tanim mo, wala. Eh, ang usapan ninyo ni sir, magtanim ka na magtanim dyan, babayaran yung tanim na ma-harvest mo. Ngayon, pag marami ka ng tanim, tumawag si sir sa'yo. At uwi ka ng Samar, sasagutin ni sir yung gasto sa Samar. Pati yung pang-ano mo ron, pangangailangan mo ron, pamasahe. Yun ang usapan ninyo ni sir. Kaya kung matulinisan, saan ang problema nga, kung malinisan ko ito, matiniman, paano yung kambing, alpas? Madali lang yung kambing na yan. Nandito ka eh. Makakain yan kung walang tao, kung wala ka. Nagka-problema. Eh, buti sana ha, kambing lang yung alaga ko dyan. Eh, marami akong inaalagaan. Wala nga siyang sahod doon. Wala siyang... Paano kung maasikaso yan? Kung kambing lang yung... Kung kambing lang, maasikaso ko yan. Problema lang ata yan. Ganun lang. Eh, ang ganda ng usapan ninyo ni sir. Tingnan mo, nakailang ano ka na dito sa... Na ano lang kasi silang ma'am... Kasi nga, ano hindi ka nang paparang kung sino magpapasok sa sahod mo. Saan napupunta yung sahod mo? Mayroong nangyari. Gaya nung dati, may nangyari din naman. Nawala yung ano niya.
bigas niya at saka ano, consume, ano niya dyan, grocery. Pero siguro ma'am, hindi naman na magagalit yung si ma'am kasi followers ko pala siya, napanood niya ako. Baga, hindi dapat na nagpaalam na, kayo. Hindi ko kasi, ngayon ko lang kasi kayo nakita. Hindi, baga, dapat nagpa, kasi friend kayo eh, nakikita niya, di ba? Nakita niya sabi yung ko sa kanya, sabi ko, babalik pa kami doon. Nagpasalamat pa siya kasi walang, hindi ko ma-open yung chat namin kasi wala internet. O anong sabi niya ngayon? Nag-thank you pa siya. Na ano? Na tutulungan to si tatay. O kaya baga, yun nga ang sabi tulong, niya, ma'am. Sabi ko, ma'am, iba pa yung tulong niyo, iba okay, pa yung na, tulong na, pa ako namin. Wala problema. May hina kami ng, ano, sige. Yun nga ang sabi niya, kung saan masaya si tatay, pagbigyan siya. Pasensya na po kayo at nagkamali talaga kami. Ang ano lang kasi, bakit pumasok agad-agad? Yung layunin naman. Kasi nakalagay na doon, private property. Hindi ba yun mababasa, di ba, sir? Mayroon kasing nagpahintulot sa amin doon. Naman kasi. Si Malin. Ewan, sino Malin na yun? Pasensya na po kayo, mama. Narinig naman ng mga kasama ko na pinahintulutan kami. Ano, hindi ko naman alam si bro na dito pala eh. Okay, matagal na kitang kilala. Lagi-laging kaming duwadaan dyan eh. Bakit hindi mo kami nakilala dito? Hindi ko naman alam bahay niyo dito. Hindi ah. Hindi nga niya alam kung saan bandang area dito. Tsaka si Tatay Arthur, kilala mo din eh. Mabigat niya si Tatay Arthur. Ang ano lang kasi, dapat kung anong nakalagay dyan, kaya nga, nandun nga ako sa ano, nandun ko sa Nago, may nagtawag. Yung nandyan na sila sa baba ni Tarzan. Pasensya na po at hindi na maulit. Nung pagdating niyo, sabi ko, andun si Danilo sa taas. Kasi nagka-problema kasi doon yung mga ano dito, baka mamaya kung anong mangyari. Sige ma'am, pasensya. Muli, pasensya na. No? Wala kaming intention na manggulo or what. Actually, pagpasok namin doon sa may bakod, nagpaalam si sir talaga doon sa may tao sa baba. So akala ko sila yung ano, kaya sumama. Sa kabila yun. Oo. Kabilang area. Pero ganito lang, para hindi rin ma... magka-problema yung boss ninyo, total, mayroon siyang plano pala talaga, natulungan si tatay. Ngayon pa lang, kakausapin ko si tatay, bibigyan ko na lang siguro ng tulong financial hanggang doon lang ako. Total, mayroon namang plano ang boss ninyo eh. So, kakausapin ko lang si tatay, tapos i-exit kami, para, kasi sa totoo lang po, gusto ko makatulong sa ating kapwa, makatulong lang na hindi magkaroon ng problema. Kahit sino naman. Opo, yun lang. Na? Kaya muli po, pasensya na. Wala kaming ano, masamang intention. Sige po. Yeah. Tay, ganito na lang tay. Anong masasabi mo tay? Ayan, pumunta kami dito. Wala akong kaalam-alam na ganun pala yung nangyayari. So, eto tatanungin na lang kita tay, no? Paano ba yun? Ang gusto kong mangyari tay, gusto kitang tulungan. Hindi ko sinasabing tapos na yung pagtulong ko sa'yo. Pero syempre, bilang respeto sa mga amo mo, exit muna ako. Hintayin natin yung sinasabi nila kasi pag dumating daw is tutulungan ka nila para mahanap mo yung pamilya mo. Tama naman yung sinasabi nila na kaya hindi ka nila binabiyahe agad kasi nilolocate pa nila yung mga kamag-anak mo. So iniisip pa rin nila yung kapakanan mo na ayaw nilang ihatid agad tapos ilapag ka na lang nila, wala pala yung mga kamag-anak mo. No? So hintayin na lang natin yon. Pero gaya ng aking sinabi tay, eto, nandyan pa naman sila, naririnig nila, ipag kakatiwala ko sa kanila, syempre bilang respeto. Pero gaya na sinabi ko tayo, hindi dito nagtatapos pagtulong ko. Kung sakasakali man na dumating yung panahon na hindi pa yon nangyari, hanapin mo lang ako, hanapin mo lang si Boy Sardinas, si Opo, Calso, tsaka si Tabak Farmers, mga kapwa ko content creator, pwede nila ikaw ihatid sa bahay ko. Kami ang gagawa ng paraan. Ano po tayo? Kasi ayaw kong makasakit din ang aking kapwa. No? Opo. Pero bibigyan din kita ng panggastos mo tayo. No? Ito si Daddy Trump. Kasi follower ako yung Daddy Trump. O tayo, bigyan kita 5,000 para may panggastos ka. Salamat po. Tay, sinsya na po anong sinabi ko nung nakarang araw kasi naano lang din si ma'am. Opo. Baga na ano lang. Alam ko naman doon. Hintayin mo lang yung ano tay, si sir. So okay lang yun tay, okay ka lang? Hintayin mo lang yung mga amo mo. Bakit tay, matanong lang kita ulit. Bakit ngayon parang nakikita ko sa sarili mo, nakikita ko sa'yo tay, parang gustong gusto mo nang umuwi sa lugar mo? May reason ba? Gusto ko lang na ano ko yung mga mag-anak ko eh, mga kung may pantatay ko, mga pinsan ko, ganyan. Gusto ko makilala sila doon, makita.
Kasi sa tagal ng panahon, 3 anos pa lang ako umalis sa Aguiwan. Opo. Hanggang ngayon, pa ako nakauwi. Mm-hmm. Kahit doon sa pundo ng nanay ko sa Agusan, ako nakauwi doon. Mm-hmm. Kasi ang trabaho, tapos dito pala. Mm-hmm. Sige tay, masasabi ko lang sa'yo tay. Ano't ano man ang mangyari, sigad lang nakaalam. Huwag kang mawawala ng pag-asa tay. Ha? Gaya na sinabi ko, hindi dito nagtatapos yung pagtulong ni Daddy Frankie. Kung sakaling magka-problema, puntahan mo na lang si Boy Sardinas. Alam ko lang bayan. Oo. Ha? Madali lang ako makontak, ha? Pati siya, no? Alam ko yung bayan. Opo. No? Opo. Salamat po. Ha? Masaya ka na? Opo. Kanina mga kababayan, hindi makausap si tatay. Medyo emosyonal. Masyado siyang mababaw yung luha. Siguro nga naman, kayo nga po ang lumagay sa kalagayan ni tatay. Tumatanda na po siya rito, mag-isa lang siya namumuhay. 51 years old, hindi pa niya nakikita ang kanyang mga kamag-anak pamilya. Tapos no read, no write si tatay. Kaya siguro, hindi na kapag-ipon dahil... No tay, laban lang tay. Ingatan mo yung pera mo. Apo. Eh? Nasa Makati lang ako tay. Ah, sige. Okay. Ano naman? Oh, paalam sa'yo tay. Okay, God bless po tay. Okay. Ano masasabi mo? Salamat po. Mm-hmm. Sige, huwag ka na umiyak, tay. Iyak na naman si tatay, mga kababayan. Ramdam kasi ni tatay, mga kababayan, sa edad niyang yan, wala siyang pamilya. Parang wala siyang karamay dito. Malamig ang panahon. Kawawa mga kababayan, nakakaawa yung matanda. Kung pwede lang dalhin kita sa bahay ko tay, para doon ka na lang eh. Pero syempre, hindi pwede kasi may tutulong sa'yo, ha? Pero kung gusto mo talaga, anytime. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? After ilang oras na yung pag-uusap, nagkaroon ng medyo kinabahan si Daddy Frankie dahil hindi ako sanay sa mga ganito at wala po akong idea. Pero mga kababayan, maraming salamat po, lalong-lalo na po sa mga kapwa ko content creator sa pamamagitan po ng pagkakaisa ng mga kapwa ko content creator kagaya po ni Boy Sardinas, Calso TV, tsaka si Tabak Farmers. Mga kababayan, sila po yung mga malalapit na content creator dito sa area ni tatay. Sa pagkakaisa po namin na isa na naman lolo ang matutulungan natin. So mga kababayan, i-share po natin ang videong ito para sa ganoon ay makatulong tayo at mas madaling mahanap ang kamag-anak ni tatay. No tay? Apo. Ayan. So mga kababayan, maraming salamat po. At syempre, salamat sa iyo sir. Ayan. Mga kababayan, support din po natin. Anong channel mo sir? Tabak Farmer po. Yan, Tabak Farmers po. Support din po natin mga kababayan. Sila po yan nagsisimula para mas makatulong pa sila sa ating mga kababayan. At syempre, Calso TV, thank you so much bro. Ayan, support natin sila mga kababayan. At kilala nyo na rin po si Sardinas, si Boy Sardinas. Ayan, so mga kababayan, naglalambing po sa lahat po ng followers ni Daddy Frankie, mga subscribers po ni Daddy Frankie. Support po natin sila. Nang sa ganun, mas marami pang makatulong sa ating mga kababayan. Iisa lang po ang adhikain, layunin ng bawat isa sa amin. Kaya maraming salamat po. God bless. Mabuhay po tayong lahat.